Balak ko naman ngayon tanggalin yung rear bumper sa dito Civic EG Hatch kasi gusto ko makita kung ano meron dahil nga kakakuha ko lang ito dun sa loob nun. Kaso hindi ko matanggal yung bolt dito. Ito. Na-try ko na yung ...10mm, tsaka 9, 8. Ayaw pumasok eh. 10, 11. Socket wrench ayaw. Siguro kailangan tanggalin yung tires or jack ko to pataas. Parang sa bilang ko, 9 or 10 volts yung dapat i-remove eh. Kaso kulang-kulang na iba. Ito isa. Tapos dito meron dalawa na kaso nakawala na to. Dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Ito wala na naman. So umawak dito. Isa, dalawa na lang sa taas. Dalawang bolts na lang yan. Madali lang yan. Bali, anim na yon. Tapos may isa pa dito. Dito may isa pa dyan. Tapos dito wala rin pag check ko. Wala na. Ayun o. Wala na dyan sa dun din. So, parang mga 9 or 10 ata yan. So ko lang siyang baklasin. Uy! Mukhang kailangan ko rin palang baklasin itong tow hook. Kasi nakaharang. Oo nga, no? Kaya. Socket wrench lang sana katapat niya. Nakatubo, no? Binaklas ko na yung gulong. Gis pala ang sukat niyan. Ginamitan ko na rin ng support. Yung jack. Tapos meron pa doon na yun. Sana hindi niya bilog to. Ang hirap lang dukutin. Tsaka ayun oh, parang may kalakalawang siya eh. Kita ba? Ayun oh, patay tayo dyan. Kasha yung G's. G's nga ba? Oo, tama. 10mm. Open wrench. Kaya subukan ko lang baklasin to. Ang hirap. Ito, natanggal ko na. Tanggal ko na, sir, yung lock pin ba to o bolt para sa rear bumper. Ito yung tsura niya, luma na. Digis nga siya. Yan, kasha. Kasha din tong kung tawag dito. Socket wrench. Kaso ayaw pumasok. May nakaarang na plastic. Tapos, itong long nose, pinang-contra ko. Inipit kong ganyan sa taas. Sabay piniit ko to. Yan. Ganyan. Forma. Pagka hindi mo kukontra yun, ikot lang na ikot eh. Kaya dapat kontra yun talaga. Yan, tanggal na yung bolts dito. Wala na yan. Hirap. Tapos iba yung forma ng bolts. Iba yung sukat nyo. Iba yung tsura. Ito yung sa kaliwa eh. Dalawa na lang natitira sa akin. Dapat pito pa yan. Kaso dalawa lang. Daming kulang. So, angat nyo lang dito. Ang bang tawag dito? Tailgate. Angat nyo lang konti para bumuka. Tapos dito, ang size naman nito 11. Tanggalin lang natin to. Oh, napakaluwang ha. Grabe ha. Oh, tamo, pwede ng kamay. Hindi ata ito yung original bolts niya. Iba yung tsura oh. Parang pangkahoy ito eh. Matulis eh. Palitan ko na lang din yan. Isa na lang to. Nandun. Yun, nasa na. Yun. Yan na lang tatanggalin ko. Tapos sugutin ko yung bumper. Try ko nang hindi nire-remove tong tow hook. Baka sakali makatakas tayo. So, try ko na remove yung bumper. Yeah, simulan natin dito. Dito parang meron pang clip, pero wala. Hilahin nyo lang to. At hila, ganun din. Tanggal nito. Dapat, tanggal nito. Kaso nito, may tow hook ako, mukhang kailangan ko talagang tanggalin to. Tingnan ko nga. Sila. Kailangan tanggalin. Nakaharang yung tow hook ko, mga sirs. So, bababa ko muna tong, yun o. Kailangan tanggalin to. Hindi ko mahila yung bumper ng maayos dahil may tow hook. Ay, sabit. Pwede pala to na ano. Huwag mo nang tanggalin tow hook. Tinanggal ko lang yung dalawang bolts, tapos na-adjust pala yung pababa, niyuko ko lang. Hirap tanggalin, kalakalawang na yun. So,
pwede ko na mahugot yung bumper nito. Natin. Check tayo dito. So ilang clips lang to. Sa ito sira na yung tenga, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 volts lang para pagtanggal ng rear bumper. Ito yung gusto kong makita sa kanya kung ano yung condition. So dito mukhang okay. Ayun, may konting kalawang. Eh gusto kong gawa ng paraan pansamantagal. Oops, patay. Gasgas pa ang bumper ko. Dito pa. Ah, ito yung tagtad. Oh. Parang butas na to. So, yun lang. Pagbalik, di gawin nyo in reverse. Pero, kung may tow kayo, mas maganda ilayo nyo. Ang hirap kasing ilayin pag nakasabit ng tow. So, yun lang muna. Kung paano pagsira ng rear bumper. Ang dumi nito. Ito yung lilinisin ko eh. Para saan ba to? Hindi ko alam. Pero babalik ko yung bumper. Ayoko nung wala eh. Ang dumi kasi tingnan. No? Kulayan ko siguro to ng primer gray. Sige. Yan muna. Pagod na ako eh.